Guys, mag-i-start ako today ng aking healthy diet. So ito lang naman ang gagamitin ko, guys. DX capsule pack at saka energy go stick, keto light. Ito yung DX capsule pack at saka DX powder, ang bango niya, guys. So hindi ka mahihirapan, hindi mahirap inumin, hindi ka guys sa ibang mga diet product na hirap ka. Ito parang wala lang. So good luck for me. So, good luck for me, guys. Ito, naiinom na ako. Bismillah. Dito nakakatakot, guys, kasi ito ay all natural products. Good luck for me. Guys, bago gugising si MJ, hindi ko pala na-prepare yung mga gamit niya sa school kagabi. So, ngayon, iti-check ko. Kasi tulog pa naman siya. May dala-dala siyang fan, kasi summer ngayon, pag pauwi, sobrang init. So, i-check ko lang yung pencil case. Kasi yung mga pencil niya, baka
Sinicheck ko kasi talaga ito guys, kasi parang pag hindi ko na-check, para akong lagi nag-aalala kung may nagamit ba kaya yung anak ko, ganyan yun ito. Sinicheck ko yan. Sinicheck ko ng Lunes at saka Wednesday. Monday and Wednesday yung checking ko sa mga gamit ni MJ. Okay naman pala. Isa lang yung nagamit yung pencil. Isa. So okay na yung pencil case niya guys. Dalawang extra mask siya dito sa bottom niya. Ayan. At saka itong coloring. Saka pinapadala ko siya ng ganito para pang pumas pag pinawisan. Hindi ko pala na rin na-charge ito. Hindi naman niya ginagamit din. Laging ginagamit. May ano pa. Dahan-dahan lang ako nagsalita guys, kasi tulog pa. Tulog pa yung mag-ama ko. Ito na yung result ng MJ sa kanyang, ano, sa kanyang, ano yun, dito kasi once a year, meron silang required talaga na mag general check up sa kanilang ipin. Okay, ito yung result. Result niya. So, ito. Ready na. Tapos na. Nilabhan ko na yung ano niya. Dito ka sa Korea, guys. Doon sa classroom. Gagamitin ng classroom. Sa classroom. Ito yung suot nila inside the classroom. Okay, ready na. So, pag gumising si MJ, naligo na naman siya. Sarap ang buhay ng estudyante ngayon, no? Yung nanay pa ang mag... Hi guys! Nandito ako sa bahay ng aking mga alaga, guys. Kasi, bago pa ako mag-umpisa ng aking paglilinis sa bahay, inuuna ko yung bahay nila kasi para malinis na. Tsaka, kasi ngayon ay summer, kahit gaanong linis na ginagawa ko, may amoy pag hindi ko na ano, hindi ko na lilinisan yung ano nila, yung litter box, yung CR kumbaga nila. Kaya lagi kong inuuna, tapos nililinisan ko yung mga ano nila. Yung power, yung ano, yung mga, tawag nito yung scratch, pang scratch nila, nililinisan ko, tinatanggal ko yung mga balahibo,
Pagkatapos, dinidisinfect ko. Pagkatapos, isasara ko, tapos mag-start na ako maglinis doon sa anong buong bahay. Madali lang namang linisan ang bahay namin, guys, kasi maliit lang naman. Dito kasi sa Korea, hindi uso yung ano, yung katulong. O basta nasa labas tayo ng Philippines nakatira, hindi talaga uso yung katulong. So, kailangan talaga tayo yung gagawa. Buti na lang, galing ako sa mahirap na ano, mahirap na family at lahat ng mga gawaing bahay, alam ko naman, kaya hindi naman mahirap para sa akin. Favorite ko yung paglilinis, kumbaga stress reliever ko yung paglilinis, guys. Okay, tapos na yung nalinis ko na yung ano. Yoshi! Yeah, Yoshi! Ayan, tingnan mo yung alaga ko. Ayan. Ayan, paupo-upo lang. Nanonood ng mga ano, ibon sa labas. Pag may huni ng mga ibon, ayan, nagtatakbuhan na sila. Ayan. Ayan, malinis na yung ano, litter box nila, guys. Ayan, si Yoshi. Asan na ba si Yoshi? Yoshi! Hi! Ano? Mamaya, guys, i-ano ko sila. Pagka nakatapos na akong maglinis, papainumin ko sila ng vitamins. At saka mamayang hapon, bibigyan ko sila ng kanshik, yung snacks. Pagkatapos, bahala na sila matulog. Kasi ang tulog time nila ngayon daytime ang tulog time nila. Sa gabi, ano sila maingay, naghahabulan, kung ano-ano, naglalaro, ganun. So, para healthy sila lagi, so kailangan nililinis. Bigyan talaga ng time ang paglilinis, ang pag-aalaga sa kanila. Pero okay lang, kasi nakakatanggal sila ng stress. Ang cute naman kasi nila. Hi guys, susunduin ko muna si MJ kasi pwede naman siyang umuwi mag-isa, kaya lang mainit yung panahon, kaya nagdala ako ng ano, ng panglaban sa init dito. So, sunduin ko siya, tapos di pa ako tapos naglinis, guys, naligo muna ako, sobrang init. Yung mga rooms lang muna ang ano, yung kitchen at saka yung living room ang ano, mabilis lang naman yun eh, wisik-wisik mamaya. Oh, yung kapitbahay namin, guys, aalis na, maglilipat na ng panibagong ano. Ganito yung ano, yung lipat. Lipat na truck na sasakyan nila. Ayan. Shortcut ako. Papunta na ako sa school ni MJ. Ayan, nakapayong ako, guys. Mainit. Ano ngayon eh? 29 degree yung weather, pero parang ano, feels like 33 degree. So, sobrang taas ng ano, humidity. Talagang pawis lang ang peg. Ito yung school nila, MJ, guys. Yan. So, ang magsusundo hanggang dito lang. Yung papasok doon, yung pag may importante ka lang na kailangan, makakapasok ka. Pero pag sundo-sundo lang, dito na lang sa baba maghihintay. Hindi pa pala, ano, naghihintay pa ako ng siguro mga 20 minutes na paaga ako nandating. Yuyu and Yoshi, snack time! Masiso!
Chicken flavored. Uy, ubos na kay Yoshi. Yoshi! Hmm? Ay, ubos na sa'yo. Ang bilis naman. Hmm? Tiyo, yuyo pa tala eh. Yuyo pa, choco manjo. Aigo. Ala, si Yushi. Aigo, giveaway na lang si Yuyo. Yuyo pa choco manjo. Yushi ilo. Yushi. Guys, tuloy ang paglilinis. Ayun na si MJ, umalis na, pumunta na sa private academy. At ngayon kasi tulog si Daddy Abdullah, nagpahinga. So kaya mag-isa ako dito sa labas, kaya tatapusin ko na yung mga ano, yung paglilinis ko. Ano na guys, eh? Oh, ano na, 4:10. Time check is alas 4 na pala. Lagpas alas 4 na.
finally, natapos din ang paglilinis. Meron pa magtutupi ng labahin. Labada pala. Magtutupi ako ng labada. Kunti lang naman. Kasi bukas, buong araw nandito lang kami sa bahay dahil may tinatapos kami mga paperworks. Pero bukas, may mga appointment kami sa labas. Kaya bukas din na ako makakapaglinis. So guys, ito na naman. Tupi-tupi pag may time. Habang kunti pa lang, tutupiin ko na kasi pag dadami to, tatama rin na ako. Ito pa naman yung weakness ko. Mahirap magtupi. Mahirap for me magtupi. Kita na so. Bilisan ko to guys kasi parang inantok ako mamaya. Pag nawala na itong anto ko, hindi na lang makakanap. Agad ko yung dila ko. Bag. Pati bag pinapakita. Ano ba yan? Dapat kahapon ko pa ito tinupi guys, kaya lang kahapon Linggo at ako'y tinamad sa buong araw, kaya wala akong ginawa kundi pahiga-higa lang. So ito ngayon. Paplantsahin ko pa ito. So anyway guys, bago ko i-close ang aking vlog for today, so maraming salamat sa inyo lahat. Thank you for watching guys, at sana marami pang manood sa vlog ko. Ano, parang nakaka-bored na kasi yung vlog ko. Mag-comment nga kayo guys kung anong content ang dapat kong gawin nang matuwa naman kayo. So anyway, thank you for watching guys. Thank you for your always full support on our vlog. Maraming salamat. At saka sa mga bago pa, please watch first my video and then do subscribe. Huwag kayong mahiyang mag-comment down below. At saka like and share. So, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Ingat po. Bye! Guys, may sasabihin pala ako sa inyo. Yung mga may alaga, mahilig sa mga pets. I'm sure nakaka-relate kayo sa mga ginagawa ko araw-araw dun sa aking mga alagang mga pusa, si Yuyu at Yushi. So, nakakalilit kayo niyan. Doon po sa mga nagbabalak pa lang na mag-alaga ng pusa, of course, pag-isipan yung mabuti kung kaya bang gawin. Actually, kaya naman. Kaya lang yung pusa, ano din, kailangan silang
dalhin sa vet pag may sakit, kahit naman yung aso, ganun. So, tsaka yung pusa namin, ano lang yun, once a year or twice a year lang namin pinapaliguan. Pero hindi naman sila mabaho, guys, yung katawan nila, hindi naman mababaho. Basta huwag lang pakainin ng mga pagkain ng mga tao. Yung pagkain lang talaga, yung food lang nilang ipapakain. Tsaka pinapa-injection na namin yung ano, pusa namin. Yung si ano, yung lalaki, si Yuyu. May problema siya, may ano siya, guys, skin problem. Kaya minsan dinadala ko siya sa vet. Tapos ini-injectionan. Medyo malaki-laki na din yung ano, yung pag-injection. Siguro minsan umaabot ng i-convert sa peso sa atin. Minsan nasa 3,000, ganyan. So, pagka sino yung nagbabalak dyan mag-alaga, mag-alaga ng mga pusa or any pets, mag-isipan yung mabuti kasi sa totoo lang, dagdag talaga sa ano, dagdag siya sa trabaho, kailangan bigyan talaga ng oras kasi hindi naman pwedeng pabayaan, kailangan linisan talaga yung mga bahay kung ano-ano. Pero worth it naman guys kasi nakakatanggal talaga ng mga stress. So makakalimutan mo na yung pag-alaga mo sa kanila, yung medyo pagod kasi nakakatuwa sila. Stress reliever, kumbaga. So, noon, hindi ako mahilig sa pet eh. Pero nung naalagaan na namin yung si Yuyu at saka si Yushi, ano pala, mapamahal na din sa akin kung may mga mag-aalaga tayo. Parang ano na din, part sa family natin. So, yun lang, i-suggest ko guys, kung gusto nyo mag-alaga, talagang pag-isipan muna. Kasi kailangan talaga ng oras at financial help para sa kanila. So, yun lang guys. Tapusin ko muna itong pagpamalansya ko. Kunti lang naman ito. Mga ilang piraso lang. Bye-bye!